Desidido si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na simulan na ang pasukan sa Lunes. Pero gid niya at ng Department of Education ang mismong paaralan ang magdedesisyon kung itutuloy ito, lalo na yung mga nasalanta na bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente. Ipinatutuloy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng klase sa Lunes, July 29. Yan ay sa harap ng epektong iniwan ng baha dulot ng bagyong Karina na pinalakas pa ng habagat. Giit ng Pangulo, hindi dapat maantala ang pagkatuto ng mga bata. Yun, gawin niyo lahat. Buksan yung pampagpasok, gawin niyo hanggat maaari kung kaya niyong buksan. That's the usual, hanggat maaari, open the schools and conduct classes. But there are areas na hindi talaga pwede. Pero giit niya, discretion pa rin ng mga school head kung kakayarin ang pagsisimula ng klase sa Lunes. Lalo't sa kanyang pag-iikot, nakita niya mismong may ilang eskwelahan ang pinasok ng putik at ilang kagamitan ang nasira. Siguro yung iba mapipilitan, they will conduct classes outside of the school building, makapag-klase lang. Yun na natin. They will, ganyan naman, nasanay na tayo sa pandemic. Kahit hakanapan natin ang paraan para magkaroon pa rin ng pasok. Ayon sa Education Department, may ilang mga eskwelahan ang magpapaliban muna ng pasukan. Nasa ngayon ay aabot na sa 738 na eskwelahan mula sa NCR, Regions 3 at 7, gayon din sa Cordillera Administrative Region. Yung iba hindi talaga kaya. So, merong cities like Malabon will start on July 31. Yung Valenzuela, August 5 sila. Kasi ginagamit pang evacuation center yung kanila. And then, but on the whole, so far, ang report sa amin is ang severely damaged talaga yung NCR, yung Region 4A, Calabarzon, tsaka yung, well, it seems Region 3 din, because we have 400 schools that will open after July 29. Doon sa ibang region, sa Region 12, parang may apat na eskwelahan yung malapit sa Liguasan Marsh. Hinimok pa rin ang ibang eskwelahan na kung kaya, ituloy ang pagbubukas ng klase sa Lunes. Ipatutupad din ang makeup classes para habulin ang mga araw na mawawala dahil sa pagkaatrasado ng pagbubukas ng klase. Gusto man ng iba na i-postpone talaga natin ng malawakan o wholesale yung postponement natin. We cannot do it because alam natin, what if next week may tumama na namang typhoon, di ba? Pinospone natin. So yung may kaya, sana pumasok na sila. Because the learning loss is very real. And yun nga, number one, isa tayo sa pinakamaraming nami-miss na klase sa buong mundo. At habang inaayos pa natin yung tinatawag na digital divide o yung abilidad natin magkaroon ng distance learning, kailangan doon pa rin tayo sa traditional methods. Sa tala ng DepEd, aabot na sa halos 13,000 mga eskwelahan ang apektado ng bagyo. 64 pang mga eskwelahan sa ngayon ang nagsisilbing evacuation center. Pero giit ni Angara, we're discouraging it as a last resort na lang kung wala talagang pupuntaan at may threat to persons and property, yung talagang malubha. Pero unahin sana yung covered courts. Nakaset forth yun sa department order na inisyu natin kahapon. As much as possible, kung kaya nang bumalik sa mga tahanan, gawin na po sana. Tiniyak naman ng DBM na may sapat na pondo para sa rehabilitasyon ng mga naapektuhang eskwelahan. We have a total of 3.2 billion pesos, yung QRF po ng DepEd. This is composed of, may 200 million pesos pa po kasi sila, continuing ng 2023. And then there's intact po yung 3 billion nila for 2024. And then we have available 11 billion pesos din po under NDRRMF. And then under the budget for this year also, meron po tayong tinatawag na National Insurance Indemnity Fund. Sa ngayon, umabot na sa 18 milyon ang mag-aaral sa elementarya, junior at senior high school, maging sa alternative learning system ang nag-enroll para sa school year 2024 to 2025. Kenneth Paciente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.